Magandang araw muli, ako po ulit si Sir Aldrin at narito po tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan tungkol sa philosophy. So the term philosophy was first coined by Pythagoras, a Greek philosopher. It came from two Greek words, philos or philia, which means love, and sophia, which means wisdom. Sa makatuwid, its literal meaning is the love of wisdom. The question now here is, what does it mean to love wisdom? So, sa pag-aaral ng philosophy, according to the ancient Greeks, love is categorized into three or classified into three different concepts. We have eros, philia, and agape. The term eros is used to refer to the part of love constituting a passionate, intense desire for something. It is often referred to as a sexual desire. So, yung mga bagay na naiisip natin, nai-imagine natin, pagkagusto sa isang bagay, extreme desire sa isang bagay, it could fall and or it can be considered to be an eros. While on the other hand, philia, it entails fondness and appreciation of the other. For the Greeks, the term philia is incorporated not just friendship, but also loyalties to family and loved ones. Anong ibig sabihin nun? For example, the platonic love or the platonic concept, it is a brotherly love. Kung mapapansin natin dun sa palabas na 300, you can imagine the fondness or the caress na meron o ang pag-ibig o ang pag-alala o pagprotekta sa kanilang mga kasamahan doon sa pelikula na 300. So, si Leonidas, yan. So, makikita natin na ganun na lamang katindi ang pagprotekta, ang pagtulong, pagmamahal ng mga lalaki sa kapwa lalaki nila. Sa panahon ngayon, syempre, kung i-interpret natin siya, it is what you call bromance. Pero during those time, yung term na bromance ay hindi pa naman syempre nade-develop, pero in that particular way, doon nila na ipapakita yung philia, yung pagiging loyal, yung pagmamahal, yung pag-alaga sa isang tao. So doon sa kanilang kasamahan, sa kanilang kapwa. So it will fall dito sa tinatawag natin na philia. Sa agape, which is the highest form of love, it refers to paternal love. So ito yung pagmamahal natin sa Diyos, God for man, and but it is extended to include brotherly love for humanity. So the question now here is, what kind of people are the lovers of wisdom? In the classical philosophy, philosophy is the search for meaning. The search means to look and something more to probe to go beyond. The most significant task of philosophy is to evaluate the totality of the human experience. In other words, philosophy is an examination of life upon which one will formulate a fundamental experience based or is based upon. Ano bang pinakamadaling example nito? Ang philosophy ay makikita mo kahit saan. Ultimong ang mga bata, yung mga paslit, we can consider them as the young o yung the earliest philosophers ng mga panahon natin. Bakit po nasabi ko na itong mga bata, yung mga paslit, na sa tingin natin ay walang muwang, wala pang masyadong nalalaman, ay kinukonsider na bilang mga unang mga pilosopo ng mga panahon nila? O palahon natin. Kung mapapansin ninyo, ang mga bata mahilig magtanong yan. Tama. So, lahat na yata ng mga bagay na nakikita nila sa paligid nila, itinatanong nila. So, syempre, curious sila eh. Diba? They want to know bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari. Bakit ang mga bagay na ito ay nag-exist? Bakit kaya ganito ang bagay na ganito? Kuya, bakit
po asul ang langit? Ate, bakit po maalat ang dagat? Bakit po may liwanag? Bakit po may dilim? Sa ating mga matatanda na, pwede nating masabi na napaka-obvious naman yan. Bakit mo pa kailangan tanungin at malaman lahat? Malalaman mo din yan pagtanda mo na. Usually, ganyan yung mga nagiging response natin. Okay, sige, sabihin na natin na medyo nakakainis when these children are asking so many questions about life, about everything, about things na nakapaligid sa kanila. Pero hindi nyo ba alam na tayong mga matatanda ay mayroong huge role para ma-construct at maayos ang isipan ng bata? Anong ibig sabihin, sir? Kapag ang isang matanda pinigilan ang isang bata na mag-isip at magtanong, anong sa tingin nyo ang magiging epekto nito? Halimbawa, sabi ko nga kanina, huwag ka na nga kasi magtanong ng magtanong, malalaman mo din yan balang araw. Kaya nga siya nagtatanong eh, kasi meron siyang gustong malaman. Ngayon, para sa'yo, obvious na yun. Kasi nga, alam mo na yung sagot eh. Sila na nagsisimula pa lamang na mag-isip, magtaka, magtanong, gustong malaman ng mga bagay, kapag pinigilan mo itong mga to, baka ma-discourage sila na sa halip na magtanong, sa halip na mag-isip ng critical, eh baka tumigil na sila dito. At baka hanapin ang mga impormasyon na ito sa ibang bagay, sa ibang tao, na mali naman ang magiging sagot o magiging paliwanag. So anong mangyayari sa kanila? Kung pababayaan natin sila at hahayaan ang ibang tao magpaliwanag sa kanila ng mga bagay na ito. Tandaan natin, tayo ang unang dapat nagtuturo sa kanila. At dapat tiyagain natin ang mga batang ito. Kaya kung mapapansin ninyo, di ba, yung mga bata dati na palatanong, habang tumatanda sila, nagiging mahiyain na sila. Ayaw na nila mag-participate kasi naiisip nila baka pag nagtanong sila, baka ma-reject lamang din yung sasabihin nila o yung tatanong nila. Baka pag nagtanong sila, baka sa halip na sagutin yung mga tanong nila, eh baka kagalitan pa sila. At ito ang naging epekto sa kanila nung mga bata pa sila, na nung sila ay nagtanong sa inyo, pinigilan natin. Kaya nga kung maaari, bilang tayo yung mga ate at kuya, bilang tayo yung mga nanay, tatay, kung ano man ang iyong role sa family, hayaan natin ang mga bata na mag-isip. Maging malaya sa kanilang pag-iisip, hayaan mo silang magtaka. At sa abot ng iyong makakaya, hayaan mo, sagutin mo yung mga katanungan nila. Gusto lang naman din natin pala ay isang lipunan na ang mga tao ay marunong mag-isip, critical mag-isip, ginagamit ang utak, eh di dapat pa lamang sa kanilang earliest times, tinuturuan na natin sila na dapat sila ay critical mag-isip, learn to validate. Huwag natin silang kainisan, tiyagaan natin sila, pagtiyagaan natin sila. So this is the reason kung bakit masarap pag-aralan ng philosophy. At makikita nyo yan sa panahon natin ngayon. Halimbawa, sa kultura ng mga Pilipino, if we will be translating it sa culture, for example, bawal sumabat ang mga bata kapag naguhusap ang matatanda. Kasi ito ay usap ang pang matanda. So ngayon, ang bata ay hindi na magsasalita every time na kapag ang mga matatanda ay naguusap. Pero kapag ang mga bata ay naguusap, ang mga matatanda ay pwedeng sumabat o pwedeng sumali. So ano ngayon ang gusto kong palabasin? I'm not trying to break the culture. Pero it's like this. Ang anak nyo o ang anak ay parte ng family. At dahil ang anak ay parte ng ang anak ay parte ng pamilya, dapat alam din niya yung mga bagay na nangyayari sa pamilya. Nang sa ganun, ang bata ay maaari o sakali makatulong sa pinakamaliit at simpleng paraan na kaya niya. For example, wala kayo talaga, financially, hindi kayo stable. Ngayon, wag mo nang isama ang anak mo, bata pa siya, wag na nating isali yan, usap, problema na natin to. Ngayon, paano makakatulong
ang batang yun sa simpleng paraan niya sa kanyang mga magulang. At dapat doon pa lang, hindi naman sinasabi natin na hayaan natin cargo hindi na anak yung problema ng magulang. It's not like that. Ang sinasabi ko lang, dapat hinahayaan din natin yung bata na maging parte at kabilang siya dun sa usapin. Kasi parte din siya ng pamilya. At hayaan mo na yung batang yun ay makapag-isip din at makagawa ng simpleng solusyon para siya ay maging parte din ng solusyon at hindi na makadagdag pa sa problema. So sana ay nauunawaan yung gusto kong iparating sa inyo. Philosophy is a study that seeks to understand the mysteries and existence or even the existence of the reality. So, the mysteries of existence. Ewan ko kung dumating na sa buhay ninyo. This may sound weird, but it comes, or it gets to me, or it comes to me every time. Mga 12 o'clock, 1, 2, or 3, pag minsan tinatamaan ako ng insomnia, minsan dumadating ako sa point na I even ask myself, bakit ba ako nabuhay? Well, let's try to rationalize. Exclude muna natin yung religion. Let's try to use our rational mind and answer those questions. Well, kayo mismo din, pwede nyong gawin. Bakit ba tayo nabubuhay? O bakit ba tayo binuhay? What is our very essence? Kung tayo ay binuhay, kailan kaya tayo mamamatay? Paano kaya tayo mamamatay? So, these are some questions na minsan we are afraid of to... Oh, ito yung mga bagay na nakakatakot pag-usapan. We are afraid to talk about this one. But for the sake of philosophy, we really have to scrutinize. And... well, somehow give an answer to some mysteries of our existence or even the reality per se. So, well, that's philosophy eh. Minsan iniisip mo, is there really a life after death? Meron ba talagang buhay sa pag namatay na ako? Anong nag-iintay sa akin pag wala na ako? So these are some questions na naiisip siguro natin, lalo na kapag mag-isa kayo, hindi makatulog at bigla na lang napasandal sa inyong mga silya. So I want to stop philosophizing but I can't. Si Immanuel Kant. So here are some of the processes or the process by which philosophy might affect you. So it helps you to wonder. Tinutulungan kanya na mag-isip. Kaya nga masyado ano eh, marami siguro na ayaw sa philosophy. Kasi tinutulungan kanya na mag-isip. Hindi lang mag-isip ng basta, kundi mag-isip ng mas malalim pa. Kaya nga, ayan, you saw the picture. You will experience at magsisimula kang magtanong ng mga bakit. Ang daming whys, di ba? Bakit ganito? Bakit nag-i-exist to? Talaga bang nag-i-exist siya? Ano bang meron? Ba't nangyayari yung bagay na to? At syempre, doon sa mga paghihirap na yan, eventually, when you try to saw, yung mapagtahi-tahi mo na yung mga problema o yung mga katanungan na yan, you will gain wisdom o karunungan. And that's the difference between intelligence and wisdom. Sa intelligence, you can test it by having an exam, di ba? Yung mga IQ testing. So, by that, ma-measure natin yung intelligence. Quizzes, di ba? Prelims, midterms, finals. Diyan natin matetest yan. Sa wisdom, we can harness this through experiences. Diba? So, isa yan sa mga reason kung bakit unique ang pagkakaroon ng wisdom. So, sinasabi nila, diba, age, ayun, yung wisdom comes from the age. So, pagka ang isang tao ay
maedad na, marami na daw karunungan yan. Siyempre, marami na siya na experience eh. Pero may mga bagay kasi na hindi niya rin na experience kasi ang bawat generation ay magkakaiba. So, maaaring yung mga na-experience sila noon ay iba sa mga bagay na na-experience ng kabataan na yun. So, it doesn't follow na porke maedad ka o may edad ka na, eh, na-experience mo na lahat. Pero at least, di ba, may na-experience ka na pwede mong ituro at ipasa sa mga, sa mga sumusunod o sumunod na generation. Pero tandaan din natin, take note, hindi lahat ng generation ay magkakatulad. And we should respect those changes, those generations na may ibang kinalakihan. Tulad yan, mga post-millennials. Minsan may mga matatanda, they tend to compare millennials to post-millennials. Magkaiba kasi yan. Ako, I myself, I am a millennial. Hindi ako post-millennial. Di ba minsan maririnig natin sa mga matatanda, yung mga millennials na yan, mga hindi marunong malang, halimbawa, magligpit. Yan. Di ba? Pero, unang-una, kami yung mga nasa bracket ng 90s eh. Di ba? So, yung sa post-millennial, I believe, sa mga 1997 yata din yan. 1998, 20s. Yan, yan. Papaganyan na yan. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga post-millennials ay, hindi, for example, hindi marunong magligpit. Pero, iba na kasi yung generation nila eh. For example, yung mga nanay at tatay natin, naabutan nila yung technology. Pero yung kagandahan ng technology na na-experience natin ngayon, hindi na nila na-experience yan. Kaya nga, may ilang mga medyo oldies na medyo nahihirapan sila in adapting technology. Pero tayo, di ba, kahit hindi mo minabasa yung manual, alam mo na kagad kung paano i-operate yung mga gadgets. Kasi nga, kinalakihan natin eh. Kinamulatan natin sa generation natin yun. At doon natin masasabi na, well, magkakaiba talaga ang generation. So, yun. Moving on. So, tulad ng sinasabi ko sa inyo, every generation magkakaiba yan. For example, during the 17th century, dubito ergo cogito, cogito ergo sum, ay I think therefore I am. So before, if you want to gain knowledge, you really have to probe, you really have to search para ma-prove mo na ang isang bagay ay nag-exist talaga. That was during the 17th century. If you want to know something, if you want to prove something, you really have to make an effort para alamin, para hanapin yung sagot doon sa tanong mo. But as time goes by, it seems that knowledge is parang nagiging madali na para sa atin. I consume, therefore I am. What do you mean, I consume, therefore I am? Madali mong madedetermine ng isang bagay base sa kung paano siya kumilos, paano siya mag-isip, paano siya gumalaw. Yan. Paano siya magsalita. So, for example, your dress speaks who you are. Your friends speaks who you are. The way you talk speaks who you are. So, madali natin na determine ang ugali, ang pagkatao ng isang tao base sa kung paano siya magsalita, kumilos, at paano siya manamit. Kasi we are being consumed by what? By capitalism. So, isa yan sa mga ng capitalist rather. So, isa yan sa mga mapag-uusapan natin pagpasok natin ng contemporary period. In the 21st century, I owe therefore I am. This is where we entrusted ourselves sa technology. Yan. For example, you want to know something. Mayroong assignment. For example, sabi ni Sir Baez, what is love? Though alam naman natin kung paano i-describe, i-define ang love, ang gagawin natin, you will go to the net, you will search for, you will go to the Google search engine, and then you will type, what is love? Marami ng mga kabataan ang hindi na masyadong gumagamit ang library.
Simply because information is just one click away. At kung mapapansin ninyo, maraming mga kabataan, maraming mga tao na ang tamad ngayon magbasa. Tamad na mag-effort, maghanap ng kasagutan. Kasi lahat ng sagot ay nasa internet na. So dun pa lang makikita mo na kaagad na you really owe this technology. So nakakabit na sa ating mga kamay ang technology. Kaya nga we are exploiting this technology so much. And sometimes we abuse this one. Nagiging tamad na ang mga tao kasi ayaw na nito na maghanap ng sila mismo. Library. Pagpupunta ka dun sa analog, hahanapin mo, itatype mo. Actually, madali na nga yun. Before, wala eh. Bibigyan ka lang ng piraso ng papel, hanapin mo doon kung anong letter, hanapin mo lang, basta lalakad ka, babasahin mo kung nasa ang section ka na. History section, mathematics section, at science section, at marami pang iba. Eh ngayon, ikiklik mo lang eh. Sa analog, sa library. Sa inyong libro. Na ganito, okay, makikita mo na kaya, pupuntahan mo na. So, ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi na walang nagawang magandang technology, pero we relied so much sa technology. Na kung saan, ultimong yung pag-iisip natin, iniutos na lang natin sa technology, di ba? Ano yun? Siri, what's the time now? Di ba? Salip na ikaw ang magtumayo, tumingin, iutos mo na lang. May magsasalita na para sa'yo. So, ayun. After all of this discussion, so after everything na nasabi ko, we will gain so much of this, of the following. We will gain critical thinking, we will gain proper communication skills, persuasive powers, so persuasive skills, kasi syempre, naiintindihan mo na yung mga iba't ibang bagay eh. So, by that, through that, you can convince the people to believe you. Yun nga lang, ang isa sa mga pwedeng mangyari nito, baka sa sobrang dami mong alam, baka mga maling impormasyon ang maibigay mo sa kanila at sa halip na makatulong ka, lalo pa siguro mapasama. Pero their role naman in on behalf is to validate everything na sinasabi mo. So, yun. Probe into the meaning and value of life, creation of your own philosophy in life. So, yan po yung mga bagay na pwede nating ma-harness when we gain so much information about philosophy. So here are some of the branches of philosophy. You are most likely aware of this one. We have logic, the art of correcting or giving correct reasoning and critical thinking. Yan, sa logic, marami sa inyo siguro na experience yung mga aversion yan. Actually, one of my favorite topic in logic is fallacies. Yan. Bilang mga policy students, you should know how to use these fallacies. Kasi every day we experience or encounter several fallacies in the net or in the internet. For example, di ba, you laid some arguments in the social media answering or rebutting a certain argument. And then instead of answering back or answering doon yung tao, ha, answering in doon sa argument mo, pe-personalin ka niya, di ba? For example, Pogis Cervaes. So sa halip na doon mag-focus ang argument, bakit ang itim mo? Doon sila ililihis nila yung usapan, tapos sa halip na mag-focus sa debate, doon sa argument, ililihis niya, pe-personalin ka niya at kung ano-ano pang mga sasabihin. Minsan he or she will create a statement na medyo nagpapaawa para ma-convince yung ibang mga mambabasa ng social media para pumabor sa kanya. So, ayan, di ba? Yan yung isa sa mga reason kung bakit napakahalaga, napakaganda ng logic. Ethics, it means norms. It takes up the meaning of our morals. So, ayan. It is the study of moral standards and conduct and it's often called moral philosophy.
what should I do? Yan. So, yung usual na question dyan. So, sa ethics, syempre, alam naman natin yan, we are ruled by our own ethics. Ibig sabihin, we are ruled by our right and wrong. Dahil tayo ay mga ethical na mga tao, alamang tama at mali, di syempre, kahit walang batas na nakatingin sa'yo, kahit walang batas na naguutos sa'yo, dapat pinipili mo pa rin na gumawa ng tama over doon sa mali. Bukod sa pagiging ethical, syempre, moral ka din na tao. Alam mo kung anong mabuti at masama. At syempre, dahil ikaw ay may utak, alamang tama at mali, dapat pinipili mo din araw-araw ang paggawa ng mabuti at iniiwasan ang paggawa ng masama. May naguutos man sa'yo o wala. Yan, di ba? So, isa yan sa mga, yan, yung deontological, teleological, duty-based or reward-based. Metaphysics, it is the study of the nature and realities of being. So, the search for meaning, to be in short. So, epistemology is the study of knowledge. How do I know about it? So, the search for the knowledge. Politics, the study of force. What actions are permissible? Aesthetics, the study of art. What can life be like? So, yan po yung iba't ibang branches ng philosophy. So, just like what I've said earlier dun sa ating unang part 1, o sa unang part 1, sa part 1 ng ating talakayan, nabanggit ko that there is illusion in the reality. That sometimes appearance appears to be the reality. And we have this huge, we have this huge task as a student to identify ano ba ang totoo sa hindi totoo. Kaya nga, I am suggesting everyone to look for the short clip or the clip of the allegory of the cave ni Plato. Nang sa ganun, mas maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin ng sinabi ko na appearance appears to be the reality. In the ancient philosophy, it is the study of questions about social behavior and interpretations of society in terms of ethical values rather than empirical relations. So, ito yung unang yugto ng ating pag-aaral sa philosophy ngayon. So, nabanggit ko naman sa course learning guide ninyo na meron tayong iba't ibang periods na mapapag-usapan. So, isa na to ngayon sa ating pag-uusapan. So, the most difficult thing in life is to know yourself, according to Thales. So, bakit kaya sa tingin ninyo that the most difficult thing in life is to know yourself? Okay. So, mahirap talaga na malaman kung sino ka ba talaga. Lalong-lalo na kung ikaw mismo sa sarili mo, you are in doubt, you are in denial sa kung ano yung mga kakayahan mo sa iyong sarili. Ano ba yung mga skills mo? Ano ba yung mga talents na meron ka? So, hindi mo talaga masasagot yan not unless you go beyond doon sa comfort zone mo. You should go out to your comfort zone so that you will know yourself very well. So, life is not just about playing safe. It's all about taking risk. So, para mas makilala mo kung hanggang saan ka ba talaga, you should go out. Hence, ancient philosophy tends to have a comprehensive perspective which includes a wide range of components including myth, social situations, religious beliefs, ethics, literature, cosmology, and theories of nature. In the pre-Socratic, the earliest Western philosophy, the pre-Socratic style of thought is often called natural philosophy.
But their concept of nature was much broader than ours, encompassing the spiritual realm, the mythical as well as the aesthetics and physical elements. They brought human thought to a new level of abstraction, raised a number of central questions of ontology, which are still relevant today, and cultivated the human spirit so as to open our eyes to the eternal truth. So, anong ibig sabihin itong gustong tukuyin ko? Okay, so, balik muna tayo dito. Sa pag-aaral ng pre-Socratic, o nung time ng pre-Socratic, these people, o the people who tend to search for the meaning of everything, they are not just using the physical world. They are also using the spiritual realm. They are also using the mythical realm para masagot ang iba't ibang bagay. Para mas maunawaan natin kung ano yung gusto kong ipatukoy sa inyo. Halimbawa, si Auguste Comte. Si Auguste Comte ay may ipinaliwanag sa atin that in the developmental stages of social evolution, it includes the theological stage, metaphysical, and the scientific stage. So he also believes that idea that the truth only comes from scientific knowledge. So mamaya ipag-jump natin para mas maunawaan kung ano ba ang meron noong pre-Socratic. At gagamitin nating halimbawa ay itong sinabi ni Auguste Comte. Doon sa kanyang unang classification is we have this theological stage of development. This is where the society based on the laws of God or theology. During this stage, the rule of the society and the way the people behave are completely based on the ideals on the religion or of the religion that is popular in the society. For example, sa Pilipinas, bago pa ma-convert ang mga Pilipino sa Christianity, present na o meron ng nag-exist na religion. Not just yung Muslim, yung Islam. We have this animism. O we have this fatalism. So fatalistic na ang mga tao noon. Ano 'yun? Pag sinabing animism, ang mga tao ay naniniwala na sa iba't ibang mga deities, sa iba't ibang mga diyos-diyosan, na naniniwala sila na ang ating kapaligiran na ginawa ng mga diyos, for example, ni Bathala, ay may mga spirits na nagpoprotekta sa kanila. Na ang mga spirits na ito, sila ang nangangalaga ng nature. At ang isang bagay na nangyayari, for example, pag nagkakaroon ng bagyo, nagkakaroon ng paglindol, na ipapaliwanag ito ng mga tao base sa mga mythical or religious beliefs. Ah, kaya siguro lumilindol kasi nagagalit yung Diyos ng bulkan. Ah, kaya siguro nagkaroon ng bagyo kasi umiiyak si ganito. O halimbawa, di ba yung isa sa atin na nag-exist ngayon, kapag ka umuulan at merong araw, merong ikinakasal na tikpalang at white lady, for example. So minsan, para maipaliwanag natin ang mga bagay na nangyayari, ay kumakapit tayo doon sa religious beliefs. Kumakapit tayo doon sa spiritual beliefs, sa mythical beliefs natin. Para masagot nga naman yung mga bagay na hindi kayang masagot. For example, sa isang palabas sa television, doon na ipapalabas ngayon sa social media din, na may mga tao, for example, sa isang barangay, hindi umano, nakakita na maligno. Pero nung nilagyan na ng CCTV, hindi naman pala totoo na nag-exist. Pero yung mga tao ay patuloy pa rin na kumakapit at naniniwala sa kung ano man yung mga bagay na pinaniniwalaan nila. So, ganyan natin ipinapaliwanag yung rule of the society nung panahon nung pre-Socratic na marami sa kanila kumakapit pa rin sa paniniwala. For example, the earth is made out of water.
Yan, di ba? Yan yung pinaniniwalaan. The earth is made out of fire. So, yan yung mga paniniwala nila. At hindi na nawawala dyan yung religious beliefs na yon. Fetishism. Primary stage of the theological stage of thinking, primitive people believe that the inanimate objects have a living spirit in them, also known as animism. So, sabi ko nga kanina, isa sa mga nag-exist din na halimbawa nito is, halimbawa, ikaw ay bago sa isang lugar. Kadalasan na naririnig sa mga dayuhan o yung mga dayo sa isang lugar, lalo na first time nila napuntahan ito, tabi-tabi po. Every time na nakakita tayo ng malalaking puno, tabi-tabi po. So, naniniwala tayo na ang bawat creation ni Bathala ng mga Diyos at Diyosa, iba't ibang Diyos-Diyosan, naniniwala ang mga tao noon na may mga spirits ang mga ito na nagpoprotekta sa kanila. Kaya nga naniniwala tayo sa mga iba't ibang mga elemento, sa mga maligno, dahil meron pa rin nag-i-exist na ganitong paniniwala sa atin. Polytheism. Primitive people believe that all natural forces are controlled by the different gods. So, tulad din ng sinabi ko kanina. Si Bathala, pinaka-Diyos ng lahat, si Ginarugan, Mandarangan, Lalahon, si Dapa, kung sino man yan, maraming mga Diyos-Diyosa na pinaniniwalaan ng mga tao noon. And they believe that natural phenomena occur because of these various deities or gods and goddesses. Monotheism, syempre, alam naman natin yan from the word mono. It means believe in one God or God in one. So, ayan po. The second metaphysical, or the second stage is the metaphysical stage. It is the extension of the theological stage. Metaphysical refers to the explanation by impersonal abstract concepts. People often try to believe that God is an abstract being, but they also believe that an abstract power or force guides and determines the events or the events in the world. For example, yung mga mahilig sa tumingin sa mga bituin. Yan. Naniniwala tayo na mayroong ginawa ang mga, maraming naniniwala na ang mga bituin ay ginawa ng isang Diyos. At minsan, dyan nakasalalay ang kapalaran ng mga tao. Diba? Minsan tumitingin tayo sa mga baraha. At ang mga baraha, minsan ang nagsisilbing gabay sa ating lahat, sa pangaraw-araw na buhay. But, kahit ang mga tao ay naniniwala sa mga guides na ito, yun sa mga bituin, sa mga baraha, naniniwala pa rin sila na ang buhay ng isang tao ay nakasaalang-alang pa rin sa kamay nila. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa Diyos, pero alam nila at naniniwala din sila na ang kapakanan ng kanilang mga buhay ay nasa kamay din nila. So, yun po ang ibig sabihin nito. Number 3, it refers to the scientific explanation based on observation, experiment, and comparison. The scientific stage is a purely intellectual way of looking at the world, as well, it emphasizes observation and classification of data and facts. This is the highest, most evolved behavior according to Comte. So, kung makikita ninyo yung transition nito doon sa unang stage going dito sa last stage, this is the stage that we are right now. Ang mga tao before naniniwala sa mga spiritual realm, mythical realm, sa religious beliefs. Tapos dumating sa stage na ang mga tao naniniwala sa mga gods and goddesses, sa mga guidance na ibinibigay nila, pero naniniwala sila pa din, on the other hand, na ang kapalaran ay nakasakabay ng mga tao. Now, nandito na tayo sa stage na kung saan we are using now the power of observation, the power of experimentation para malaman ang lahat ng bagay. So, di ba, yan yung scientific revolution na binabanggit ni St. Thomas Aquinas. So ito yung isa sa mga struggles ng time ng medieval period
na syempre unang-una maraming ayan yung maraming stages yan eh, o maraming ano yan, maraming period nagkaroon ng Renaissance yan, Dark Age, Renaissance. So marami yan. So yun po yung ibig sabihin ng pre-Socratic period para mas maintindihan natin. So ang mga tao noon nung panahon nila, naniniwala sila, balikan lang natin para mas maunawaan. Ayan. Naniniwala sila na lahat ng bagay o the nature itself is broad and it encompasses the spiritual and mythical realm as well as the aesthetic and physical elements. So human spirits so as to open our eyes to the external or eternal truth. So nakabase ang katotohanan base sa mga pinaniniwalaan nila noon ng kanilang panahon. Hindi siya katulad nitong sumunod. Sige, ano lang, just to finish everything. To synthesize this stage, these are some of the prevailing truth sa ating kultura ngayon. Our perception or judgment. Our cultural beliefs affects our perception and judgment. So kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan mo noon, eh nakakaapekto yun sa kung paano ka mag-isip at kung paano mo i-render yung mga judgment mo ngayon. Tulad nga ng sinabi ko kanina na halimbawa, kahit nakita na sa CCTV, napatunayan na sa CCTV, na ang bagay na naipaliwanag o nakita ay hindi talaga nag-i-exist, ang mga tao ay kumakapit at naniniwala pa rin sa kung ano ang kanilang gustong paniwalaan. Tulad ng mga tao ngayong panahon na to. Minsan kasi ang mga tao, pinipili lang nila kung anong gustong paniwalaan. Kasi unang-una, meron na kasing prepared judgment or meron na kagad pre-judgment ang tao sa isang sitwasyon. So ang gagawin ng tao, hahanap lamang siya ng isang sitwasyon, ng isang statement, ng isang argument na pabor doon sa kanyang prejudgment. Kaya nga minsan, ang hirap ng baguhin ang pananaw ng isang tao, lalo na kung ang isang tao ay meron ng nakabuo o buong pananaw. Ang hirap niyan, parang sabi nga diba ni Chu doon sa ML, yeah, kung naglalaro kayo, familiar kayo sa Mobile Legends, empty your cup. Kung gusto mong malaman o madagdagan ang kaalaman mo, magbawas ka ng mga bagay na alam mo na o yung mga bagay na sa tingin mo ay pinaniniwalaan mo na. Kasi paano mo pa i-absorb ang knowledge kung ikaw ay punong-puno na nito? Hindi ka na marunong tumanggap ng bagong knowledge. At ang tao, hindi dapat ganoon. Dapat open tayo sa iba't ibang knowledge. Ngayon, kung masakit man at hindi mo tanggap, eh ganun talaga. You also need and you have to accept na hindi lahat ng bagay ay totoo hindi lahat ng bagay ay totoo at hindi lahat ng sa tingin mo ay tama. Ulitin ko, hindi lahat ng sa tingin mo ay tama. Pangalawa, our cultural beliefs affects our behavior. Tulad nga ng sinabi ko, marami tao hindi na nagbabago kasi ito na yun, nakagisnan eh. Ito na ako eh. Hindi na ako magbabago. Basta ito yung pinaniniwalaan ko. Basta ito na ako. It affects our personalities. It affects and shapes our values and belief system. So, yan po yung mga bagay na meron tayo doon sa unang period. Which I believe na sana base doon sa mga sinasabi ko ngayon, it can help us to fully understand why some people ay ganito na mag-isip sa panahon ngayon. Kasi kung ano yung mga bagay na nakasanayan na nila, kung ano yung mga bagay na nakagis na nila, kung ano yung mga bagay na pabor din sa kanila, mahirap baguhin yan. Pero hindi nakakapagod na gumawa ng paraan para yung mga bagay na nakagisnan ay mabasag. Sabi nga ng isang magaling na guro na teacher ko sa masters, sabi niya, maybe it's about time
to embed critical consciousness because some of our cultural beliefs are already rotten or rot. Ibig sabihin, it is hard to embed critical consciousness to a rotten value embedded in our society. Mahirap nang mag-instill ng bagong kaalaman ng isang impormasyon sa isang tao na ang ginagalawang lipunan ay nabubulok. Kasi syempre, biruin mo, lahat ng kahit mali na, pinaniniwalaan pa din. Kahit garapala na, harap-harapan na yung ginagawa, pinaniniwalaan na sinusuportahan pa rin. So, nakakapagod, nakakainis, pero ganun talaga. Meron tayong paraan para may saayos yan. And that is why we have to examine our worth. Kasi according to Socrates, the unexamined life or an unexamined life is not worth living. Bakit ka ba nabubuhay? Para saan ba ang buhay? Nabubuhay ba talaga ako? Ano ba ang essence ko? Ano bang silbi ko? Nandito lang ba ako para mag-aral? Nandito lang pa ako para gumising? Nandito lang ba ako para magtrabaho? Ano ba ang silbi ko? Ano bang worth ko? Kaya nga minsan nakakalungkot, there are people who commit suicide because they are trying to look for their worth. Kasi feeling nila, they are worthless. They are useless. Yeah, okay, let's embrace the fact. Sometimes, life is unfair. Yes, may mga bagay na gusto ka, hindi mo makuha. Meron ka naman mga bagay na ayaw mo pero napupunta sa'yo. Yeah, sometimes life is unfair. Life is sometimes, well, worthless. Feeling mo worthless na. Pero I do believe that even though life is unfair, our life will never be pointless. May point ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari. Hindi mo man malaman ngayon ang sagot, pero eventually as time goes by, malalaman mo kung bakit lahat ng mga bagay ay nangyayari. Kasi wala namang bagay na alam mo na kagad ang mangyayari, eh, 'di ba? Alam mo na kagad kung ano nangyayari, kung bakit siya nangyayari. Diba, ang weird nun. Halimbawa, sabi ng iba, nasa huli ang pagsisisi. Imaginin mo kung nauuna ang pagsisisi. E di kung nagsisi ka na kaagad, hindi mo na kaagad malalaman kung may iwasan mo na kaagad na mangyari yung bagay na yun. So ibig sabihin, wala kang learning na makukuha. Kasi alam mo na kaagad yung mangyayari. Pero sa akin kasi, regrets is normal. Kasi regrets can teach us a lesson. So ibig sabihin, hindi ka rin talo. Nasaktan ka man, nahirapan ka man, o di ba, may pagsisisi ka man, pero at the end of the day, may natutunan ka. So ibig sabihin, hindi rin pointless. Pero may point pa rin, may silbi pa rin kung ba't nangyari sa'yo yung mga bagay na yun. At isa yan sa mga magagandang bagay na siguro dalhin natin araw-araw. Hindi mo man maintindihan ngayon, but sooner or later, malalaman mo rin yun kung bakit nangyayari yun. At isa yan sa mga dahilan kung bakit ang sarap i-explore ang life. Kasi ang daming misteryo ang buhay. Kaso, nakakalungkot, maraming sinukuan na ang buhay. Marami kagad sumusuko sa buhay. And I want to take this note seriously. I want you to take this note seriously. Ang ganda pa rin ang buhay. Ang dami pa rin dahilan para gumising araw-araw para maging masaya. Ang dami pa rin mga dahilan para maging okay ang lahat. You just have to look at the brighter side of the coin. Well, ganun talaga siguro pagka doon mo malalaman pag nagmamature ka din. Diba? So, let's move. The only true wisdom is knowing that you know nothing. Yan, sayan sa mga pamosong linya ni Socrates. Diba, nakakatawa din. Maraming mga tao, they are bragging, they are boasting na ang dami nilang alam. Doktor ako, alam ko yan.
sila ay pinagyayabang na ang dami nilang alam. Sa research, ako matalino akong tao. Well, quote and quote, familiar kayo dyan kung sino nagsabi niyan. Pero, di ba, yung mga yun, ipinagmamalaki na ang dami nilang alam, samantalang itong tao na to, na marami namang alam, talagang maraming alam, pero itinatanggi na wala siyang alam, o wala siyang nalalaman. So, doon mo makikita ang pagkakaiba ng tunay na pilosopo sa hindi. Socrates was a scholar. He was also a teacher, a philosopher born in ancient Greece. His Socratic method, dialectical method, laid the groundwork for the Western system of logic and philosophy. Socrates believed that philosophy should achieve practical results for the greater well-being of the society. It involves the search for the correct, proper definition of a thing. Diba minsan, we are using so many terms na hindi naman talaga natin naiintindihan kung ano ibig sabihin niya. Kaya sa social media, ang daming mga tao na gumagamit ng mga termino na hindi naman nila totally naiintindihan. For example, the term terrorism. Some people compare activism to terrorism. Ang tanong, naiintindihan niyo ba talaga ang activism? Naiintindihan niyo ba talaga ang salitang terrorism? Bakit madalas ginagamit nila ng paulit-ulit na mga terminong ito? Kasi may nagturo sa kanila na kapag sinabing aktivista ka, terorista ka. Which is wrong. So, again, ulitin ko para sa inyo na mga nakakapanood nito, bago nyo gamitin ang mga terms na nababasa at nakikita ninyo, lalong-lalong na galing sa isang tao, alamin nyo muna kung proper ba o tama ba yung mga terms na ginagamit nila. Baka kasi gamit ka ng gamit nito, iba naman pala ang meaning. So, ikaw pa ang nagmas mukhang walang alam. Susunod po, I cannot teach anybody or anyone to think. But I can also, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So, yun ang ibig sabihin niya. Napakadali lang naman. So, napaka-humble talaga nitong idol na to. So, familiar naman kayo, na-discuss na ito ng teacher niyo sa political philosophy. Pinapahapyawan lang natin. Socrates pointed out that human choice was motivated by desires. So, ultimate wisdom comes from knowing oneself. The more a person knows, the greater his or her ability to reason and make choices that will bring true happiness. Those who knows more or know more should do more. Kung ikaw naman pala ay maraming alam, edi ikaw dapat yung marami ding ginagawa. So, isa yan sa mga ultimate ideas ni Socrates. He believes that the government worked best when ruled by individuals who had the greatest ability, knowledge, and virtue, and possess a complete understanding of themselves. So, ito yung binabanggit ko kanina sa inyo na, well, ayaw niya talaga ayaw niya sa democracy. Kasi unang-una, yung Athenian government, yun din yung government na nag-execute sa kanya. Dahil medyo kakaiba kasi ang paraan ng pagtuturo ni Socrates. Hindi katulad ng mga tinuturo sa kanilang lugar. At dahil sa kakaibang paraan niya ng pagtuturo at dahil medyo kakaibang paraan ng pagbangga sa gobyerno, ay in-execute siya. So, let us start thinking for the sake of Socrates. Gamitin natin ang mga utak para gumana at kumilos. So, those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed by the masses. Ano kaya ang ibig sabihin yan? So, ito ay isa sa mga assignment ninyo at ipapasa ito sa susunod na linggo. So, ito ay kasabay ng inyong assignment na ibinigay ko sa inyo
nitong part 1. So, sa part 2, isa to sa kailangan nyong hanapin ang ibig sabihin o yung meaning niya. So, same format, kalibri, size 12, 1.5 spacing, at isesend sa aking email address. Plato was known because of this world of ideas. Yan. Nakilala siya o kilala siya bilang isang pilosopo dahil sa kanyang world of ideas. Ang world of ideas, these are substances as they are ultimate realities of the world. Ideas are the eternal, or ideas are eternal because they exist beyond space and time. So, ibig sabihin ito, the world of ideas is different from the physical world. Naniniwala si Plato na yung mga bagay sa mundong ito, things in the visible world are imperfect copies of the original copies in the world of ideas. Anong ibig sabihin, sir? Hindi ko po magets. May mga bagay daw na nag-exist sa ating mga ideas na hindi kayang mangyari o pwedeng ma-adapt sa tunay na buhay. Halimbawa, Harry Potter. Sa pag nabasa mo yung libro na Harry Potter, ang sarap niyang basahin kasi yung imagination mo gumagana. Yung imagination mo, yung ideas mo ay kumikilos. Nai-imagine nito kung paano nangyayari yung mga bagay na ikinikwento sa libro. Pero kapag napanood mo na ang Harry Potter, magugulat ka na yung mga bagay na sinabi at ikinikwento doon sa mga binasa mo ay hindi kayang gawin doon sa actual na palabas. Sunod pa, sige, magbigay pa tayo ng isang halimbawa. The idea of beauty. Pag sinabing beauty, anong nasa isip ninyo? Baka isipin ninyo, maputi. Walang pimple. Walang pimples, matangos ang ilong. Matangkad, maganda. Pero ano ba talaga ang maganda? Ano ba talaga ang kagandahan? Talaga bang pag sinabing maganda, kailangan maputi? Kailangan matangkad? Kailangan matangos ang ilong? Yan ba ang pamantayan natin ng salitang maganda? O meron lamang na ginawa ang society natin na isang standard na sinasabi na kapag maputi, maganda, kapag matangkad, maganda, kapag matangos ang ilong, maganda, kapag mahabang pilik mata, maganda. So, ibig sabihin, ano ba talaga ang beauty? O the idea of justice. Pag sinabing justice, pantay-pantay talaga. May equality. Pero in reality, medyo mahirap siyang i-achieve. Pero hindi ibig sabihin na these are imperfect copies of the perfect prototypes of the world of ideas, hindi pwedeng mag-exist ang salitang o hindi pwedeng mag-exist ang sinasabing world of ideas or ideals. O halimbawa, sa Matrix na palabas, ano ba talaga ang totoo? Paano ba natin ipapaliwanag ang totoo? So, isa yan sa pangatlong assignment na ibibigay ko sa inyo. So, yan po ha. Pangatlong assignment na po yan. So, ano ba ang realidad? What is the reality? What is real? How do you define real? Baka kasi mamaya, yung mga nakikita ninyo, ito pala yung totoo. At hindi yung mga bagay na pinaniniwalaan ninyo. Yung sa panaginip ninyo, baka yun pala yung totoo. Tapos itong mga bagay na nakikita at na-experience natin ngayon, baka ito talaga yung hindi totoo. So, di ba, weird? So, ayun. Theories of souls. You are most likely familiar with this. The rational,
the irascible, and the appetite. Plato asserted that the three parts also corresponds to the three classes of society. So, the rulers, the soldiers, and the artisans. Yan. A philosopher king should possess these three kind of souls. Yan. Nabanggit ko na yan din sa inyo. A leader should possess this rational mind to know what is right and what is wrong. A philosopher king should possess a heart to know and understand the feelings of its people. The philosopher king should also possess the appetite, the stomach. The philosopher king should know what are the desires of the people in his society. Dahil dyan, ang philosopher king should possess both a love of wisdom as well as intelligence, reliability, and the willingness to live a simple life. A philosopher king should know how to govern the people, kasi the philosopher king can surely understand kung ano ba yung mga kagustuhan ng mga tao. So, sana ang mga tao ngayon, we are aiming to have a philosopher king. A leader that can really understand the needs of the people. A leader that has a heart, a big heart, to listen for the people. A leader that knows how to use his rational mind. So, hopefully, sooner or later, we will be able to have an authentic philosopher king. According to Plato, based on the human nature, Plato thought that humans are essentially social beings and their fulfillment in social life. Birth and death are the bookends of our lives. Living towards death in time gives one life a direction and a framework within which to understand the changes that life brings. Para mas maintindihan, according to Socrates, death may be the greatest of all human beings. Bakit kaya sa tingin nyo binanggit ni Socrates that death is the greatest of all human blessings? The lifespan, or the normal lifespan of a human being is from his birth or her birth hanggang sa age of 80. For example, hanggang 80. Blessing na lang siguro kung umabot ka ng 90 to 100. Yan. Broin mo, pagkasilang mo sa mundong ito, mag-aaral ka, tapos gugugol mo ang sarili mo sa pag-aaral, hanggang sa igugugol mo ang sarili mo sa trabaho. So, from the age of 1, you are enjoying yourself hanggang sa ikaw ay mag-age ng 60 or 65 para ikaw ay magtrabaho. Yan. So, ibig sabihin, buong buhay mo, ginugol mo doon sa pagtatrabaho. 66 hanggang 80. Ilang years o yun yung mga taon na i-enjoy mo na lang ang mga sarili, ang buhay mo, ang sarili mo, ang mga sarili natin. Sa tingin mo, ma-experience mo pa rin ba yung mga bagay na mga masaya at the age of 66 going to 80? Na sana ginawa mo noong mga panahon na ikaw ay malakas at bata pa. Kaya nga, dahil ang tao ay sobrang busy sa kanyang sarili para umunlad, para maging okay ang pamumuhay, nawala na ang focus at priority natin sa mga magagandang bagay sa ating buhay. At isa sa pinaka greatest gift para sa isang tao ay ang ma-experience ang death. Dahil kapag na-experience mo ang death,
I do believe magkakaroon ka ng life-changing experience, and that is the primordial or the starting point for you to fully appreciate your life. Well, this is how I interpret this one. You can do your own interpretation, but as for me, mas ma-appreciate mo lang ang buhay ng todo kapag na-experience mo na yung death eh. Pero di ba pag hindi mo pa siya na-experience, syempre medyo binabaliwala mo ang buhay mo. Hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Inom dito, bisyo doon. Wala kang pakialam sa kalusugan mo. Pero kapag ka, alam mo nang medyo severe na, dun mo lang sisimulang pahalagahan. Eh, medyo huli na. So, yun. So, that is how I interpret it. So, Plato's idea of the state is established to promote morality, especially virtue. So, this is the highest form of morality, yung virtue. So, justice characterizes society as a whole. The state is one where every social classes performs its functions without infringing on the activities of the other classes. So, sabi ko nga, there's no such thing as an absolute right. Pwede mong exercise ang right mo, ang freedom mo, as long as hindi ka nakaka-violate ng karapatan ng ibang tao. And that is how you exercise or experience justice. For example, this one. Yan. Kitang-kita naman natin. So that is inequality. Kasi medyo nakahilig yung puno doon sa kabila. Equity. So ayan. Equality. Justice. So naandyan na sa picture. Kayo na lang ang bahalang umunawa at mag-interpret. Ako, that's why I always go with equity eh. Yan. I always go with equity. Nakadepende sa sitwasyon ng isang tao kung paano mo siya tutulungan. 'Di ba? Ayun. O pareho sila nagbe-benefit. Good people do not need laws to tell them to act responsibly. Syempre. While bad people will find a way around or to get away around with the laws. Syempre, alam mo nga eh, naiintindihan mo yung mga batas eh. So syempre, dahil naiintindihan mo, most likely, ikaw din ang may kakayahan na i-violate ito. You really never left the cave. This is the reality. You just don't understand it. So, ito yung sinasabi ko na related sa allegory of the cave, which I know familiar kayo doon. But I will still be sending a clip of this one to our group so that you will be able to comprehend and understand fully what is the allegory of the cave. Laws should aim for the correction of the lawbreakers. Yan. So, laws are not made for us to be scared or to be terrified. Laws are made for us to be safe. Laws are made to safeguard our rights. Yan. So, hindi dapat tayo matakot sa mga batas. Kasi unang-una, ginawa yan para protektahan tayo, para iligtas tayo sa iba't ibang mga pang-aabuso. You are already familiar with the preamble. It came from the word preambulare, which means to walk before. And it is very essential in the modern constitution. Yan. The preamble makes the law more understandable and easier to follow. Yan. So, let's now talk about the theory of knowledge. Yan. Pag sinabing the theory of knowledge, just to highlight everything about this one. According to him, our beliefs will only be count as knowledge when they are true and when the person who holds the belief has evidence or justification for it. Ibig sabihin, hindi magiging authentic na knowledge ang isang bagay kung pinaniniwalaan mo lang siya at sa tingin mo ay totoo. Kinakailangan, pinaniniwalaan mo siya, totoo siya, at kailangan mong i-justify kung bakit ang isang bagay ay totoo. So, kung ang lahat ng nandun sa labas na sinasabi ko, which is yung justified, true, and believed, ay present, we can say that there is this authentic knowledge. Sabi ko nga,
our beliefs, or beliefs rather, will only be count as knowledge, true knowledge, when they are true, and when the person who holds the belief has evidence or justification for it. Kasi kung ang isang bagay na pinaniniwalaan mo at sa tingin mo ay totoo, pero hindi mo kayang i-justify, ibig sabihin, opinion lamang siya. Kaya nga, sabi ko sa inyo, lagi kong pinapaalala, when you are entering into a debate, into an argument, you should always carry resources. You should always possess or have these references so that you can justify all the arguments that you are using. Hindi pwedeng lalaban ka sa isang gera na wala kang dalang bala o meron kang dalang baon. Kinakailangan meron kang pang-suporta nang sa ganun, ma-validate natin, masuportahan natin lahat ng claim natin. At most likely sa internet, tulad nga nung na-encounter ko, nakikipag-argue ako sa isang netizen tungkol sa isang issue. Tapos sabi niya sa akin, according to Facebook, I'm not saying that Facebook is reliable. It's just that there are so many references out there, and yet ang ginamit mong reference is Facebook. Magre-research ka, pero yung sinesearch mo galing sa isang blog site na based on opinion. When we do our research, we should not use yung opinions from the social media. Use factual researches. Ang dami-daming mga scholarly resources dyan, pero ginagamit mo yung mga opinion galing sa internet. Knowledge yun, pero hindi siya authentic knowledge. At hindi search of research yun. You just copy and paste certain opinions in the internet and claim it as your reference. Hindi ganun yun. Be a free thinker and don't accept everything you hear as truth. Be critical and evaluate what you believe in. Isa yan sa mga pamosong linya din ni Aristotle. Be a free thinker. Yan yung pang-apat na assignment ninyo. So, ulitin ko, yung una ay yung 6 or 9, yan, yung tao na dalawang nag-uusap, kung sino ba sa kanila ang totoo, nagsasabi ng totoo. Yung sinabi ni Socrates, yung kay Plato, at itong kay Aristotle. So, yan yung mga bagay na hahanapan ninyo ng kasagutan. Aristotle made an important contribution to logic, metaphysics, mathematics, physics, biology, etc. As the father of the field of logic, he was the first to develop a formalized system for reasoning. So siya pala ang father of logic. According to Aristotle, human beings have a natural desire and capacity to know and understand the truth. So to pursue moral excellence and to instantiate their ideas in the world through actions. Ergo, a man's life has a purpose and that the function of man's life is to attain that purpose. Actually, isa to sa mga naging counter-argument ni St. Thomas Aquinas. Sa kanyang pag-aaral. Bakit po? Sabi ni St. Thomas Aquinas, kasi gusto niya sagutin yung mga arguments ng ilang mga philosophers. For example, if knowledge is based on senses, does God exist? Kung alaman ay yung karunungan o ang kaalaman ay base sa senses, does God exist? Can you see God? Can you hear God? Can you taste God? Can you smell God? Can you hear God? So kapag hindi na naipapaliwanag ng senses daw, ibig sabihin, pwede natin ma-prove na hindi nag-exist si God kasi we are basing our knowledge based on the capacity to know and understand the truth. According to Aristotle, ibig sabihin, we base our knowledge based on reason. Ngayon, ang sabi naman ni Aquinas, paano kung may mga bagay na hindi na kayang ipaliwanag ng reason?
Ibig sabihin, gusto niyang sabihin na ang reason ay may limit. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay kayang maipaliwanag. At kapag ang isang bagay ay hindi na kayang maipaliwanag, faith comes in. Doon na tayo kumakapit ngayon. So, but then again, the whole content of this one is, Aristotle wants us to be enlightened that we have the capacity to know and understand everything. So that is the real purpose natin, to understand and to know these things for us to be able to actually see the truth. So basically, this is how we see human nature according to Plato, even in Aristotle. Yan. Kasi ang mga tao ay punong-puno ng human desires. Kahit alam ng bawal, gagawin pa rin nila para ma-fulfill yung kanilang purpose. Na akala nila, yun yung purpose nila. To violate rules. And just to, actually, hindi nga lang to violate rules eh. Kasi nga, ang goal nila is to attain happiness. To fulfill their desire. Kaya nga kahit sabihin natin na bawal na yung ginagawa nila, pero para sa kanila, based on human nature, iniisip pa rin nila yung kanilang personal desires. Let's try to, yan, this is how we see virtue. Kaya sabi ko kanina sa inyo, the highest form of morality is virtue. You should possess wisdom, courage, humanity, transcendence, justice, moderation. So if you guys have this already, so pwede natin ma-claim that you are already virtuous. Yan. So, tingnan ninyo ang mga sarili nyo kung kayo ay present dyan. So, we are already familiar with the basic forms of government. We are already talking about this for so many times. One ruler, monarchy, tyranny, yung counterpart, aristocracy, oligarchy, direct democracy, anarchy. If political systems do not fulfill their two general aims of having justice and proportionate equality, the weakness become the seeds of revolution. So kaya nga, again, it is normal kapag sa tingin natin na hindi na fulfill o hindi na fulfill yung mga bagay na gusto natin na mangyari. Even modern philosophers, even contemporaryans will always say, for example, Habermas, Herbert Marcuse in his One Dimensional Man, he or they will always suggest na kapag hindi na nasasagot, na-address yung needs ng tao, the easiest answer is revolution. And no wonder, a lot of people, a lot of societies end up doon sa ganong uri ng decision, which is to revolt against the government because they're oppressing the people. Yeah, so oppressing the rights of the people. A democracy can be demagogic. Pag sinabing demagogic, ruled by the people based on popularity. Yung tipong sinabihan ka lang ng change is coming in 3 to 6 months, believe na believe ka na. I will go to the nearest shore. I will be using the jet ski, for example. Pero ayun, wala. Nadala lang sa salita. Eh, syempre, ganoon ang mga Pilipino eh. Pakitaan mo lang ng konti, believe na kaagad eh, diba? So, a master will never be a master without a slave. And a slave will not be a slave without a master. Friedrich Nietzsche. So, yan. So, that is our end discussion. What now? Do we still have hope? It's all up to us. Kung may pag-asa pa ba tayo. Kung sa tingin ninyo wala na, well, hindi po totoo yun. Meron pa pong chance. For example, yung situation natin ngayon, we still have elections. Pwede pa nating mabago kung ano yung mga bagay na nangyayari ngayon. We still have the power. Kasi we are still exercising democracy. At nasa sa atin yan. So again, to answer the question, do we still have hope? Yes, we still have hope. So maraming salamat po sa pakikinig sa inyo.
Kita-kita po muli tayo sa susunod na lecture. Huwag kalilimutan na mag-like, mag-share at i-subscribe po ito nang sa ganun makatulong tayo para ma-spread natin ang tamang impormasyon para sa lahat ng mga makakapanood nito. So muli po, mag-iingat kayo, stay safe, God bless. Paalam po.